Simulan na natin yung paggawa ng ano, pang ear wash gamit yung suka saka warm water. Okay. So, kung wala pa kayong ganito, bahala kayo. kung saan niyo pwedeng ilagay basta meron siyang tip na ganito para hindi masyadong matakot yung aso niyo. Saka anytime pwede niyo siyang i-reuse kung sakali mang maglilinis kayo ulit. Hindi na kayo gagawa ulit ng solution. So, ayan. Kailangan natin ng 1 part ng suka at saka 2 parts ng tubig. So, itong sa akin, gagamitin ko ay half lang ng cup kasi maliit lang yung lalagyan ko. So, ayan. Half. Kalahati. So, kalahati ng suka. Lagay ko na siya dito. Make sure na malinis yung lalagyan nyo para hindi ka mo magkaroon ng contamination sa loob yung solution. So, sari natin yung suka dito sa lalagyan. Half cup lang yung ginamit ko. And then, warm water. One cup yung gagamitin ko kasi, di ba nga, two cups ay two part ng water. Huwag kayong gagamit ng tap water kasi madami doon mga contaminants. Pwede magkaroon ng irritation or kaya ng rashes yung tenga ng alaga nyo kaso dahil hindi malinis yung tubig sa gripo. Okay. Pwede naman na hindi warm water. Basta siguraduhin yung pinakulo siya or kaya gumamit kayo ng distilled water. Pwede na itong ipampatak sa tenga ng alaga nating aso. Kung gumamit kayo ng bagong kulo na tubig, palamigin nyo muna yun, siguradong kaya na ng alaga nyo para hindi sila magulat. Paplag nyo. Tapos, massage nyo. Pagka-massage nyo dito, ayan, yung base ng tenga. Tapos, papagpag nyo yan. Pagpag mo. Pagpag. Ngayon. Kaya dapat nasa labas kayo. Ngayon. Sabihin nyo ng bulak sa loob. Yung mga iroflap na lang ganito, binisan nyo na din. Saka yung mga naaabot ng bulak. Yan yung isa naman tenga. Ganito gagawin nyo. Paplad nyo siya. Yan sa makikita nyo dito na yung tubig sa ibabaw. Tapos, ayan o, namapa na. Massage nyo itong pinaka-base ng tenga niya. Ayan. Tapos, pagpag. Pagpag mo. Ayan. Lumabas na yung nasa loob nun. Tapos punasan nyo na. Tapos kayo ng bulak o kaya tissue. Pero mas okay kung bulak kasi naipapasok siya sa loob. Saka para kunyari, yung pag pinaliguan nyo sila, may napasok na tubig. Lalabas din yung mga napasok na tubig dun sa paliligo. Opo. Sarap. Easy. Yun na kailangan bumili ng solution. Okay. Saka pala ito, para hindi umawing tenga niya. Make sure na maiksi lang yung balahibo sa loob. Tapos yan, linisan nyo na lang itong ano. Hindi nyo man, huwag nyo didikit ito sa loob ng tenga eh.
So, ito. Pwede po ulit siyang gamitin.